Babalik ang KTV Balita Ngayon. Ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa COMELEC ang pag-verify sa signature campaign ng mga nagsusulong ng charter change. Ayon sa makinig, tumuli ng COMELEC na invalidate ang mga nakalap na pirma at alamin kung binayaran ba ang mga ito. Una nang sinabi ng COMELEC na mawawala ng visa ang mga nakalap na pirma kung napatunayan na ginamit ang pondo ng bayan para dito. Sa report ng COMELEC, nasa 500 lungsod at munisipalidad sa bansa ang nagsumite na ng mga nakalap na pirma. Inimbitahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang mga mambabatas sa personal na panoorin ng pagbola sa loto. Ang KPCSO General Manager Mel Robles, ito lang ang tanging paraan para maalis ang pagdududa ng mga senador kung paano binola ang loto. Binigyan diin ni Robles na 89 na taon nang napanatili ng PCSO ang integridad nito. Sinabi ni Robles na maari ding magsagawa ng surprise inspection ang mga senador sa lugar kung saan binola ang loto upang maalis ang kanilang pagdududa. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gi-question karon sa Mindanao Development Authority kun Minda ug mga representante sa usa ka foreign chamber ang basihan sa travel advisories nga gipagula aron bawalan ang mga residente sa Canada nga makabiyahe sa pipila ka mga lugar dinhi sa Mindanao. Nakatakda usab nga makigtagbo ang mga opisyal sa Minda sa Canadian Ambassador aron hisgutan ang mga travel advisories. Sa travel advisories nga gipagula sa website sa Government of Canada natong Enero 10, 2024, din ang maong travel advisory gikasubo sa Mindanao Development Authority kun Minda. Sumala pa sa labaw sa Public Relations Division sa Minda nga si Dr. Adrian Tamayo, walay basihan ang ipagula nga travel advisory sa Canada. Gani, una nang itanggal ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang State of National Emergency Declaration tungod sa lawless violence dinhi sa Mindanao. Aduna usab nga pagtuon ang Minda nga magpamatud nga padayon nga paglambo sa peace and order situation dinhi sa Mindanao. The survey tells us that the trust of the public to the government and to by extension to the public safety agencies happen to be at 86%. It's totally different with what is happening at the ground. Mindanao is safe. Mindanao is beautiful. Mindanao is bountiful. That's what we have. And we are telling the world that we are ready for investment. We are telling the world that we are ready for tourists. Samtang sikop ang pito ka mga individual, human nga napuhag ang usa ka drug den sa Barangay Kabligan, Matanao, Davao del Sur, niatong Biyernes sa gabi. Sikop ang maintainer sa maong drug den nga naila nga si Elcar Dahuya Narca, 46 anyos nga residente usab sa maong lugar. Humani kini napalitan sa mga otoridad ug Cebu nga dunay kantidad nga 14,000 pesos. Samtang sikop usab ang unom ka bisita sa maong drug den atol sa maong operasyon. Nakuha sa maong operasyon ang 15 grams sa Cebu nga dunay kantidad nga 102,000 pesos. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. Og mao kanto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pacot, mayong adlaw. Daghang salamat Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.